Sinabi ng tagapagsalita ng U.S. National Security Council na si John Kirby sa White House na ang aircraft carrier ng kanilang bansa na USS Ronald Reagan at ang mga escort ship nito ay mananatili sa West Philippine Sea ng mas matagal upang Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na inutusan umano ni US President Joe Biden ang isang naval aircraft carrier strike group nito na manatili sa West Philippine Sea nang mas matagal kaysa original na plano bilang tugon sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa lugar at pati na sa paligid ng isla ng Taiwan. Kasabay nito, iniutos din ni President Biden sa US military na ipagpaliban muna ang isang naka-schedule na Intercontinental Ballistic Missile o ICBM test ayon sa isang tagapagsalita ng White House. Ang anonsyong ito ay nagpapahiwatid umano na isa itong estratehiya na naglalayong palakasin ang pagbabantay ng US military sa rehiyon habang sabay na nililimitahan ng Washington ang mga oportunidad ng Beijing na magsagawa ng anumang provokasyon na magdudulot ng isang matinding gulo. Sinabi ng tagapagsalita ng US National Security Council na si John Kirby sa White House na ang aircraft carrier ng kanilang bansa na USS Ronald Reagan at ang mga escort ship nito ay mananatili sa West Philippine Sea nang mas matagal upang masiguro ang seguridad sa nasabing karagatan. Isa rin sa mga layunin sa pagpapahaba ng misyon ng USS Ronald Reagan sa rehiyon ay ang imonitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Naniniwala din umano si President Biden na ito ay tama at nararapat upang mapigilan ang anumang masamang binabalak ng komunistang bansa. Ang Ronald Reagan Carrier Strike Troop ay nag-o-operate umano sa West Philippine Sea at sa paligid ng Taiwan magmula pa noong kalagitnaan ng Ulyo na nakaraang taon ayon sa pahayag ng US military. Sinabi ni Kirby ng pagpapaliban ng Minute Maid Ballistic Missile Test ay naglalayong ipakita ng Estados Unidos ang pag-uugali ng isang responsableng nuclear power sa pamamagitan ng pagbawas sa banta ng miskalkulasyon habang ang China naman ay nagsasagawa ng mga provokatibong military exercise sa rehiyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ng Estados Unidos na babawasan ng China ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa hinaharap at naniniwala ang Washington ng Beijing ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng mga military exercise at ilegal na panghihimasok sa teritoryo ng ibang mga bansa. Binigyan din naman ni John Kirby noong mga nakaraang araw na bukas ang mga pangunahing linya ng komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at komunistang bansa sa kabila ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa rehiyon. Samantala, sa ibang mga ulat, itinutok umano ng isang barko ng Pilipinas ang main battle gun nito sa isang Chinese fishing vessel matapos tumanggi itong umalis sa Ayungin, Seoul at sinabi ng Navy na halos araw-araw na umano silang nakikiusap sa mga Chinese na umalis. Ilang araw na umanong pabalik-balik ang mga Chinese fishing vessel sa Ayungin, Seoul at ilang beses na rin pinagsasabihan ng Navy ang mga ito na ilegal ang kanilang presensya sa lugar
ngunit nagmamatigas umano ang mga Chinese. Iniulat ito matapos hinimok ng mga security at maritime expert ang gobyerno ng Pilipinas na manindigan laban sa mga ginagawang wage zone tactic ng komunistang bansa upang ipilit ang maritime claim nito sa West Philippine Sea. Iminungkahi din ng mga national security, maritime law at geopolitical expert na sumali ang Pilipinas sa mga collective deterrence na aktibidad na ginagawa ng mga kaalyado nito upang malabanan ang mga agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Sinabi ng isang maritime law expert na si Professor J. Batumbakal na mga ginagawang operasyon ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea ay nagiging mas agresibo at provokatibo. Hinimok ni Professor Batumbakal ang gobyerno na huwag matakot sa komunistang bansa at dapat isaalang-alang ang pagsasagawa ng isang proportional at reasonable tugon laban sa mga ginagawang pagbabanta ng China sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Idinagdag ni Batumbakal na dapat wala ng gray area, kailangan ng gobyerno na simula ng pagbubura sa gray zone at kailangan din natin magsimulang kumilos at manindigan para sa ating mga maritime rights sa West Philippine Sea. Hinimok din ni Strat Vice President Dindong Manhid ang administrasyon ni Pangulong Marcos na makipagtulungan sa mga bansa na mayroong parehong pananaw at paniniwala at isulong ang pagsasagawa ng mga joint patrol at maritime domain awareness campaign sa West Philippine Sea. Sinabi ni Manhid na ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa Indo-Pacific ay dapat magkaisa sa mga estratehiya na naglalayong baguhin ang pag-uugali ng China upang sumunod ito sa International Rules-Based Order. Idinagdag ni Manhid na sa halip na Quezon, dapat palakasin ng mga estado ang kooperasyon sa bilateral, multilateral at minilateral na paraan at dahil sa pagiging expansionist ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, ang mga aksyon nito ay dapat magkasamang hadlangan.